Ganon. Lubis na ako nagbo-vlog. Bakit naiilang pa rin ako sa camera? Kung bago pa lang po kayo sa channel ko, it's me, Jeline Vergara. At ngayon, ako lamang na sa bahay. Umuwi sila ng batasan. Si Kuya George naman, nag-duty. So, I decided na mag-vlog. Mag-take ng another video para sa inyo. So, today, yung vlog is simple recipe. Pagkain naman tayo. Kasi po, this life. Kaya, I decided i-vlog yung lulutuin ko. Kasi, magluluto ako ng pork steak! Anyway, na-prepare ko na yung mga ingredients. At ipapakita ko sa inyo step by step. Kaya, ito. Siyempre, ito yung kailangan natin. Pork chop. 4 na piraso. Kayo kung ilan yung gusto nyo. Lemon juice. Soy sauce. Then, pepper. Ground pepper. Lagay natin yung first is soy sauce. No, parang madami. Next is lemon juice. Ano, parang madami talaga siya. And lastly is yung ground pepper. Pagkatapos niya, nalagay yung lahat ng tawag ba doon? Seasoning, kumbaga, for marinated. Haluin lang po natin. Siyempre, nagugas na ako ng kamay nun. Papakita ko pa ba yun sa inyo? Haluin lang natin. Then, iwan natin siya for 5 to 10 minutes. Kung masyadong matagal, kasi pag na-absorb yung marinated mo dun sa pork, maalat. Papakit yung lasa ng pork. Haluin lang natin. Ayan, nahalo na po natin. Set aside lang po natin for 5 to 10 minutes. Basta huwag masyadong matagal ah. Inulit ko ulit. Sorry. Habang minamarinig niyo po yun, iwan na kayo po yun. Either yung red onion or white onion. Dapat yung pag-iwan niyo is certain. Para hindi naman sa sinasabi. Lalo makontest to eh. Para maganda na sa tingnan. Takot ako kung bakit hindi ko nakalaw ko. Parang ganito siya dito. Pakita ko kayo. Ganyan na pag-iwan. Tinaki na mukha ako. Tapusin ko lang pag-iwan. Kung sinibate ako dito baka, pati kami ko maano eh. Masama din sa birthday. Masama talaga ako dito. Ay! Na! Sinas mo kaya? Kahit one onion lang na malaki. Ganyan lang. Ganon, pabilog. Parang yung relasyon yung paikot-ikot. Nagugot. So, ayun. Ready na yung pork na din. Ready to fry na. Mainit na yung kawali. Lagyan ko na ng cooking oil. Yung katantaman lang. Good for, ano lang, 4 na piraso ng baboy. Painitin lang natin konti, then fry na natin yung pork. Ayan guys, mainit na yung mantika natin, umuusok-usok na siya. So, ipa-fry na natin yung karne. Pinitrito ko lang. Huwag niya siyang masyadong itrito yung ano, crunchy ng rice. Kumbaga yung tama lang. Mamay, papakita ko sa inyo. Tsaka ito pa guys. Huwag na huwag niyong itapon yan. Yung pinagmamarinitan niyo ng pork.
Kasi mamaya, gawin natin sa toyo. Ihahalo natin yan dun sa board. Dito, ihahalo natin mamaya. Babalikan ko kayo pag luto na yung pork. Guys, tulad ganito lang yung pagprito ng pork. Huwag masyadong lalutong. Hindi pa sobrang lutong. Hindi na yan tender. Wow! Tender! Ay! Patagsikan ko, no? Papagalito na ko na ito. Okay, ganyan lang. Okay? Then, tatanggalin na natin siya. Okay, ganyan pa. At dahil tapos na tayo magprito, it's time to... Rambo! It's time to cook na. Siyempre, gisahin natin. Ito na yung onion na sinlice ko kanina. Gigisahin natin to. Anyway guys, pwede kayo mag-isa doon kung saan kayo ng prito. Hindi naman matuloy. Binawasan ko lang siya unti ng manisya kasi sobrang madami yung kanina. Kasi naman, cholesterol. Ganun lang. Pagkisahin nyo lang po. Doon akong magprito sa nilutuan nyo ng pork kanina. Kasi, andun yung lasa nyo. Halo-halo lang. Haloy nyo lang siya hanggang magiging brown yung white onion. Pwede naman po gumamit kayo ng yung red onion. Ayan, malapit na siya mag-brown. Pag ganyan na yung kulay, guys, okay na yan. Ayan. At ngayon, lagay na natin yung pork na pinrito natin. Eto na siya! Lagay lang natin dyan. Tapos, haluin ulit. Halo-halo lang. Lumiit yung pork steak. Kanina malaki to Parang mundo muna umikot sa kanya. Lumiit na yung wala ka na ibang iniisip kundi Korni ko mag-joke. Korni ko mag-hugot. Ganyan lang guys. Pakuluin mo lang siya ng 2 minutes or 1 minute. After nyan, pwede mo na ilagay yung sauce na minarinitan mo ng pork kanina. Yan. Gisa-gisa na siya. So, ito yung sauce kanina ng minarinate na pork chop. So, ilalagay natin siya dito para magkaroon siya ng Huwag na kayong mag-add ng tubig pag madami na naman yung sabaw. Ayan. Diba? Siyempre, after nyan, iti-taste nyo siya muna kung ano yung kulang. Mahina lang yung apoy ah. Medium lang yung apoy. Huwag yung masyadong malakas kasi masusunog. Ngayon, taste na natin. Medyo maalat. Kasi madami kaninang tuyo na lagay ko, tsaka kalamansi. So, pag medyo maalat, pwede kayo mag-add ng sugar. Estimate nyo na lang kung gaano kaalat. Add kayo ng 1 spoon of sugar, 2 or 3. Depende sa alat. Tapos, haluin lang. Antayin nyo na magiging tender yung kulay ng pork. Haluin nyo lang din. Tikman nyo ulit. Ganyan ang paghalo. Ikot-ikot lang.
Parang katulad na pinapaikot ka lang. Ooh! Maririnig ako ni Kuya Alin din. Ano ba pinagsasabi ni Gigi? Yan, tikman ko na ulit ah. Perfect! So, ganyan lang siya, guys. Pag okay na yung timpla niya, wait, ano na siya? Luto na siya. Patayin nyo na yung apoy. And, ready to eat. Ganyan lang. Charam! Perfect dish. Simple recipe lang to kung gusto niyo. Basta panoorin nyo lang tong video na to. Wow! Nag-promote. So, ayun guys. Diba? Napakadali. Napakadali lang. Napakadali lang umuo sa kanya. Joke! So, ayun. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. Don't forget to like. Share muna. Ngayon na. Subscribe. See you on my next vlog. Signing off, Jalan Vergara. Bye! Dito pa ako. Turn off the light. Ay, mali. Punta ako sa maling tao. Hindi. Bye!